Ju-on Movie Franchise, isa sa mga iconic na horror mystery movies ng Japan na nagsimulang ipinalabas noong 2000 na ginawa ni Takashi Shimizu. Maaaring nakakalito para sa inyo dahil sa iba't ibang storya, bida at mga karakter ang napanood nyo sa mga pelikula nito. Pero para mas padaliin natin, pag-usapan natin ang buod ng kwento nito. Umiikot ang kwento sa isang sumpa. Sumpa na kung saan ay nabuo sa isang bahay ng pamilyang Saiki, kung saan may isang malagim na krimen ang naganap. Ang pagpaslang ni Takeo Saiki sa may bahay niyang si Kayako Saiki, pati na ang batang anak nito na si Toshio Saiki. Nag-ugat ang lahat ng yon dahil nadiskubre ni Takeo mula sa diary mismo ng asawa niyang si Kayako na may matindi palang pagtingin ito kay Shunsuke Kobayashi, ang teacher ng anak nilang si Toshio, kung saan nalaman din ni Takeo na may matagal na palang pagtingin ang asawa niya kay Mr. Kobayashi. Dito nagalit ng husto at nagwala si Takeo at nag-udyok para gawin ang karumal-dumal na krimen. Unang biktima ay ang asawang si Kayako, kung saan bukod sa mga saksak na natamo nito ay binali pa niya ang kanyang panga o jaw sa Ingles. Dahilan kaya nabuo ang iconic na tunog na ito. Idagdag pa natin yung American remake nito kung saan makikita doon ang backstory ng krimen na ginawa ni Takeo sa mag-ina niya, lalo na kung ano ang sinapit ni Toshio sa kamay ng kanyang ama kasama ang alaga nitong pusa. Kaya kung mapapansin natin, madalas ngumiyaw si Toshio kapag nagpapakita bilang isang multo dahil sinasabing matindi ang naging koneksyon niya sa alaga niyang pusa na kasabay niyang namatay sa galit ng kanyang ama. Ang paniniwala, maaaring may sumpang kaakibat o mabubuo kapag pumanaw ang isang tao na may matindi at malalim na galit. At ang sumpang yon ay pwedeng mapunta sa lugar mismo ng pangyayari kung saan pumanaw ang tao na yon, o pwede ring doon sa lugar kung saan ito madalas magpunta. Sa pelikulang ito, ang bahay ng pamilyang Saiki ang pinakapugad ng sumpa, at sino man ang tumira o pumasok doon ay madadamay. Malala pa nun, makikita din natin dito na kahit magkaroon ka lang ng pisikal na ugnayan sa taong nauna nang nagkaroon ng sumpa na yon, ay madadamay rin. Kung saan naman ang multo ni Kayako at Toshio ang dadalo sa biktima ng sumpa at sa kasamaang palad, kamatayan ang kahantungan ng taong makakaranas o masasalinan nito. Kung tutuusin, biktima lang rin naman ang mag-ina sa pangyayari. Kaya lang sadyang nagbunga lang ng isang sumpa ang kalunos-lunos na sinapit nila. Kaya maraming mga nadamay dito na tila ba'y hindi nila matakasan dahil kahit saan sila magpunta ay sinusundan pa rin sila hanggat hindi sila nasisingil sa kanilang buhay. Napaka-iconic ng movie franchise na ito at alam kong hindi lang ako ang talaga namang natakot dito simula nung nirelease ito. Sino ba naman kasi ang makakalimot sa multo ng mag-inang Kayako at Toshio na kung saan-saan nalang sumusulpot? At yan ang Ju-on Movie Series na pinalabas ang unang pelikula noong 2000.